Hindi naman ako nagyayabang itong Inday na to. What day? Araw na yan, bitawan mo. Napaka ano yan, mas ano sa akin yan, mas stricto sa akin yan. Yung empleyado City Hall ngayon, maglakad, hindi ka pwede magsanda, palak, gano'n. Nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was you use it during noon break. Para may mapanood sila, balita, they are kept abreast with the developments in the country. So nung si Inday na, pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. Alam mo, ang masakit sa akin ganito. Hindi ako nagbubula, ha? Anak rin ako ng mahirap. Pag ito ang pamilya, pag nandyan lahat yan, at maski na mahirap, and they're able to eke out something, but yung iba kasi marami ng anak kulang, pupunta ng abroad. Pag lumabas yung tatay, that family is already dysfunctional. Kasi ang pamilya may tatay. O ang nanay lumabas, that family is dysfunctional already. Ang masakit sa akin, yung dalawang mag-asawa pati, dalawang mag-asawa maglabas, and the children are left with the grandparents or sister or brother. Kung gano'n na lang ang sacrifice ng bata to long for the mother and father, tapos gano'nin ang mangyari, pagpadala, kasi alam mo, malaman nila kung sino eh. Ah, may pera, madating yan. Tapos, dyan ako, you bring the worst in me. Lalabas talaga yung pagka. May Duterte ako na pangharap, but may Duterte ako na sa likod na. Dito, pang pugi lang yan, pang ano sa mga girl. Pero yung isang Duterte na sa likod ko, bantay ko dyan kayo. The evil in me comes out. Sabi ko, wag. Pag magsabi ako, wag. Wag. Kasi kung talagang makapabuti yan sa... Bibigyan ko pa kayo tunilada. Because shabu is a commodity for the poor. Ang mga mayaman, cocaine. But cocaine comes from opium, a poppy, which is organic. Tinanim ba? Itong shabu is a mixture of chemicals. Ang tubig ginagamit niyan, ang tubig ng baterya, yung pang-start mo. Kaya pag yan ang inihit-hit, pumunta sa utok. O utak. Yan, maging gago. And even the United Nations control board of control sa drugs or control board whatever, it produces bizarre and insanity. Kaya pumapatay ng bata, nag-rape ng bata na 6 months old. Magpag-akyat dyan sa Bulacan, patayin yung nanay, patayin yung asawa, patayin yung 14 years old, pati yung 1 years old patayin. Yung human rights na yan, ang tinitignan, meron ba dito, tatadyak ka kasi, meron ba? Tignan mo sa likod, kung hindi kayo mang ulol torpe,
kung ilang bata na rape, ilang pamilya na matay ngayon, ubusin niya may sariling tatay. Na... So, saan ka nagkakampi? Sa mga kriminal? Fine. Pero sige, magdemanda kayo. Wala akong pakialam. Pati si yung presidente ng Bacoleche ka, you go to hell. Bakit? Who gave you the moral authority to kami, you question na kung sabi ko nga, ako ay sa gobyerno, ang gusto ko lang, we are government workers. Don't bother to call me official. Dapat kami ang empleyado. Ngayon, kayo yung amo namin. Yan ang totoo. Saan niyo kinukuha yung sweldo? It is a taxpayer. Yung pera na pinapadala nyo, it circulates around. Bibili. Eventually, you pay the tax. Pagbili mo ng asukar, may tax. Pupunta yan sa gobyerno. Pupunta ka ng mantika, ayan, gobyerno. So who gets paid? Kami. Kaya ako, kung isang militar, o isang barangay captain, o isang vendor, o isang empleyado lang, o isang security guard, o anong, I only ask, bakit Pilipino ka? Pag Pilipino ka, you have every right na murahin ako kasi baka hindi ka talaga kontento sa trabaho ko. Empleyado lang ako. Pero kung sabihin mo itong maraming rokos, baski sabihin mo madre, pare, magdaldal doon, mangisulto, kita mo yung isang, may isa doon gustong pumasok uli. Alaalan niyo sa TV na nakatindig yung pulis, minumura niya, ang pulis umiiyak na lang. Kasi may demonstration. Walang gawa, hindi mahampas ng pulis. Basta hiyaan na lang, umiyak na lang ang pobre. Kung ikaw hindi Pilipino, do not me. Ang hindi ko masyado kontrolado ang local governments. Ang aking power sa local government, supervision lang. Parang supervisor. But sa executive department, president, vice president, cabinet members, executive, army, police, militar, akin yan. Control and supervision. But yung mga tao na sa gobyerno, na politiko, and they are elected, supervision lang ako. So, corruption, it is there. Minsan yung mga permit, kasi ako nung mayor ako, 3 days. Hindi naman ako nagyayabang itong Inday na to. 1 day. Araw na yan, bitawan mo. Napaka ano yan, mas ano-ano sa akin yan, mas stricto sa akin yan. Yung empleyado City Hall ngayon, maglakad, hindi ka pwede magsanda, palak, 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 ganun. Agad patawag kaya. Ako noon, nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was you use it during noon break. Para may mapanood sila, balita, they are kept abreast with the developments of the country. So nung si Inday na, pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. Tsaka wala na yung empleyado sa mag-pedicure, mabutang. Sabihan, tanggalin mo ng kukuyaga. Yes, hindi, nakatawa ng salat. Pero, nako, sinabi ko, kita mo yung sirip, binugbog ng... kasi naman nag-demolish siya sa wala sa panahon eh. So, ganun ang I'm trying to control corruption. Dito sa
Customs, BIR, wala na kayong... Tapos sabihin ninyo, "Hoy, Arika, anong gusto mo sa akin?" "Eh, may papilis ganun yung record mo." "Tapos na ako." O, yan o. Sabi ni Duterte, pag dumabas na sa isang opisina, wala na kayong do not. Sabi niya, pagka pumalik kayo ng paghingi, sabi niya, "Sampalin mo." Totoo. "Sampalin mo kasi trabahante lang kita." Huwag mo akong... Yan ang sabi ni Mayor. "Huwag ninyo ako tawaging presidente kasi ang bunganga ko pati ang behavior ko pang mayor lang po." So, Davao, parang sa Davao City man tayo nagrarally, nilalabas ko lang yan kung ano yung ugali ko. Kung magustuhan mo, okay, pag hindi, ha? Pasensya. Okay. Corruption, droga. Sabi ko, pakiusapan ko lahat. Ang kalaban ng gobyerno, mga rebelde,